Hi everyone, good evening sa inyong lahat. This is Myra. Sa lahat ng gustong masubaybayan ang aking channel, paki-subscribe lang at paki-click ang bell button sa baba. Thank you for watching. Ang topic natin ngayon ay kung paano makukuha ang loob ng amo mo. Yung sa akin kasi, based on my experience, nakuha ko yung loob ng amo ko, naging ka-close ko sila, ka-vibes ko sila. Nakuha ko yung loob ng amo ko nung pinapakita ko yung nagtatrabaho talaga ako ng husto. Yung di ako nagtatatamad-tamad, inaayos ko yung trabaho ko. Yun. Magugustuhan ka talaga nila niyan. Pag yung trabaho mo maayos at masipag ka, nakikita ka nilang kumikilos. Ayaw nila yung ano, yung nakatambay ka lang eh. Tapos puro cellphone lang. Ayaw nila yun. Ilagay mo yung pag-cellphone mo sa tamang oras. Kung tapos ang trabaho mo, kung free time mo, ganyan. Para hindi ka mapapagalitan. Para naman, yung makuha mo ang loob nila, lagi kang nakangiti. Kung mainit ang ulo nila, ngingitian mo lang sila, tatawanan mo lang sila. Magjo-joke ka sa kanila palagi. Ganyan ako eh. Nakikipagbiruan, yung dino-joke ko sila kahit na minsan, yung wala sa timing ba. Pero yun, nawawala ang galit nila, nawawala yung stress nila, ganyan. Yun. Tapos, dapat yung maaga pa lang tapos ang trabaho mo. Kung ano yung sinabi na amo na ganyan, ganyan, susundin mo siya. Kasi para nga yung magtiwala sila sa inyo, sa iyo. Kasi sa akin, ano na eh. Parang pamilya na yung turing nila sa akin. Yung bata, pinagkatiwala nila sa akin. Yung bahay. Kahit na mag-isa lang ako dito, iniiwan nila ako mag-isa, okay lang. Yung, kasi ano eh, yung nakuha na nila yung loob ko na ganyan ako, hindi ako masamang tao, hindi ako nang gagalaw sa mga gamit nila. Kapag naglilinis ako sa kwarto nila, kahit na may mga alahas dyan, mga pera dyan, hindi ko ginagalaw. Andyan lang din yan, sa pwesto na yan. Basta nilinisan ko lang sa baba niya, sa ano yung pinaglagyan niya doon, nilinisan ko lang. Pero nandun pa rin siya. Kung may tinabi man ako na gamit nila, dapat lagi mong tatandaan kasi tatanungin ka niyan, hahanapan ka nila. Tapos, tatandaan mo yan, sasabihin mo na, ay, nandun siya, nandun mo nilagay, ganyan. Para hindi sila magalit sa'yo. Dapat ang importante talaga, yung lagi kang nakangiti. Lagi kang nag-joke sa kanila. Yun ang para magaan ang loob nila sa'yo. Para makuha mo rin ang loob nila sa loob mo sa kanila. Para makuha mo rin ang loob nila sa'yo. Yan, yan lang ang simpleng paayo ko sa inyo, mga kababayan kong OFW. Salamat. Thank you for watching. Bye-bye. See you next video again. Don't forget to subscribe and click the button bell, okay?